Patuloy na isinasagawa ng mga otoridad ang paghahanap sa Dambuhalang Sawa sa Pangasinan kung saan nakita ang hunos o pinagbalatan nito. Nakatutok si Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagtungo ang Barangay Council ng Buad Calasiao, Pangasinan sa lugar kung saan natagpuan ang hunos o pinagbalatan ng Dambuhalang Sawa. Patuloy ang paghahanap ng otoridad sa sawa. Nagdudulot na kasi ito ng pangamba sa mga residente. Dahil po pinapangambahan po rin namin na baka magutom siya, isa sa mga bata rito sa amin or ako mismo makain po niya. Ang 66 na taong gulang na si Mang Pablo ang nakadiskubre ng hunos. Nag-ikot-ikot ako dyan sa kakawayanan tapos noong malayo po kong kunti, may nakita kong parang puti. Nilapitan ko, balat ng ahas. Ang nakitang hunos mula raw sa reticulated phyton. So ito yung pinagbalatan ng dambuhalang ahas. Sabi ng mga otoridad, ito raw yung pinakaulo. So ito yung katawan naman. Pero sabi na rin ng mga residente at ayon na rin sa mga otoridad, nasa 16 feet lamang itong length nito. Incomplete pa raw. Kung susumahin umano, nasa 25 feet daw itong haba. So yun daw yung posibleng makita pa o madiskubre man ng mga residente itong kalahati pa. Matapos makita ang hunos, wala pa naman daw nawawalang alagang hayop sa lugar. Pinag-iingat na rin ng barangay council ang mga residente. Unfortunately, hindi namin na-locate yung pinagbabahayan ng ahas. Pero nakita namin na meron pang mga pugad na magiging problema sa mga kabarangay namin katulad ng mga pugad ng kobra at ng rat snake. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News.